morning everyone. Sa lahat po ng nanonood, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Welcome back po muli sa ating YouTube channel. And for today's video guys, gusto kong itry yung aking mga napapanood sa ibang mga video about propagation, lalo na sa ating mga takot na mag-propagate through cuttings, guys. Ang hirap nga naman mag-propagate ng plant, lalo na kung rare. Mahirap mag-top cut, mahirap mag-risk, kasi possible siya na pag tinap cut mo ay malulusaw and hindi siya mabubuhay. Ngayon, tatry natin guys yung isa sa mga way on how to propagate aglaonema through air layering. Lalo na sa mga ganitong mga leggy na guys. Oh. Ayan, masyado na siyang matataas. Mataas na yung, mahaba na yung kanyang stem. Try ko lang guys mag-experiment kung magiging successful ba siya o hindi. Ito guys, ang ID nito ay si Red Heng Heng, Super Red Heng Heng. Ayan. At ito naman si Haggis, na giant na siya. Ayan, napakalaki na niya. And takot akong mag-propagate guys. Takot akong i-top cut siya kasi prone ang mga aglaonema sa root rot and stem rot. Ito guys, oh, haba na ng kanyang stem. Leggy na rin siya. And meron din akong si Mahaseti. Napakaganda. Plano ko sanang i-top cut siya. Kaya lang, takot pa rin ako na mag-top cut guys. Kaya ang gagawin natin ay air layering para hindi hindi tayo mag-worry na baka magkaroon siya ng stem rot. Let's start guys. Kakailangan na natin ng plastic cups, clear, and gugupitan natin siya and bubutasan natin siya sa gitna. Unahin natin si ano guys, itong si Red Heng. Ang gagawin ko guys ay ipapasok ko siya dito sa stem. Ayan. At lalagyan ko siya ng kokopit. Pure kokopit. Sabi nila guys, mas magandang pure kokopit daw ang ilagay para mas madaling mag-roots. Kasi ang kokopit ay nag-hold siya ng moisture sa plants. Lalagyan ko siya ng tape guys para hindi bumuka. Pupunuin lang natin ng kukupit. And kailangan compact siya. Siksikin natin. Diligan ko siya ng isang beses lang. And yung next watering natin guys ay dito na siya sa pinaka pot na lang siya didiligan, sa pinaka roots na niya. Huwag na nating didiligan ulit dito.
kasi ang kukupit ay nag-hold siya ng water, ng moisture. And guys, and lalagyan natin siya ng label kung kailan natin siya ginawa, pinropa, and after 1.5 months, che-check natin yung kanyang stem kung may development ba, may progress ba, kung nagkaroon ba siya ng roots. Ayan. Sunod natin guys si Mahasepi. Same process lang guys. Ayan o. As you can see, super leggy. Ayan, lalagyan ko muna pala siya ng tape kung kailan ko siya pinropa. Ayan ay November 15. Next naman ay si Maasepi. Same procedure lang. Plastic cup with putas with hole. Papasok lang natin siya sa stem. And kukupit. Lagyan ko muna siya ng tape guys para hindi bumuka. Urigan natin. And lagyan ng label. Guys, same with Haggis guys, ganun din, same process. Bali, as you can see guys, dito sa kanyang stem ay may mga nodes. Bali, dito siya magkaka-roots, dito lalabas ang kanyang roots. Hopefully magkaroon ng magandang progress guys ang aking air layering. Experiment ko lang ito guys ha. Nag-try lang ako kasi takot akong mag propa through top cut. Kasi tingnan nyo naman kung gaano siya ka-lash. And one of the top rare aglonema. Ayan. Napakalaki. Same procedure lang guys. Ang gagawin natin dito. I-update ko kayo guys once na after 1.5 months tatry natin na check yung kanyang stem kung nagkaroon ba ng progress. Salamat sa panonood guys. See you all again on my next vlog. Thank you for watching. Bye!